Magandang bata, muling nagbabalik si Kuya DJ para maghatid sa inyo ng mga kwentong pambata. Mula nga pala ako muli sa Quezon Provincial Library. Huwag niyong kakalimutan yan! O siya, kayo ba'y mahilig maglaro sa mga tubigan o sa mga naiipong tubig? Kukuha ng tubig doon, ilalagay sa bote o kaya sa lata, tapos malilimutan kung saan na nailagay o kaya itatabi sa loob ng bahay o pwede rin sa mga bodega. Ano kayang mangyayari pag naiwan nyo yun? May dadalaw kayang isang bisita doon? Tara, tunghayan natin ang kwentong pinamagatang. Woo! Wanted, Lolit Lamok ng Dengue. Kwento ni Luis Pigat Maitan at guhit ni Ray Sunga. Isang gabi, dinalaw ng malakas na ulan ang barangay Dengoy. Walang gustong lumabas ng bahay. Nakatatakot kasi ang mga kulog at kidlat. Sinabayan pa ng brownout. Kaya, habang nakaikot sa gasera, nagkwentuhan na lang ang magkakapatid na Monsito, Elise at Vincent hanggang sa sila'y antukin at makatulog. Kinaumagahan, ay! Bumaha pala! Bungad ni Elise. Yay! Wala tayong pasok ngayon! Sagot ni Monsito. Makakapaglaro tayo sa baha. Hiyaw ni Vincent. Nagmamadaling kumuha si Monsito ng mga papel. Iginawa niya sina Elise at Vincent ng bangkang papel at sinimulan na nila ang karera ng mga bangka. Maya-maya, naisip ni Vincent na mayroon pa pala siyang jobos o pulbos na pang tina na natira mula sa isang project nila sa eskwela. Kinuha niya ito at sila'y nagpaligsahan sa paggawa ng pinakamagandang kombinasyon ng mga kulay. Hinalo-halo nila ang iba't ibang kulay ng jobos sa tubig ulan at inipon sa mga walang laman na bote ng soft drinks, patis at toyo. Ang ganda naman ng iniligay mong kulay sa bote mo. Vincent, akin na lang. Hindi pwede, Ate Liz. Akin ito. At itinago ni Vincent ang bote sa bodega. Doon sa hindi makikita nina Monsito at Elise. Unting-unting humupa ang baha. Nalimutan na nina Monsito, Elise at Vincent ang kanilang mga bangkang papel at ang mga boteng may lamang tubig ulan. At lumipas ang maraming araw. Isang umaga, may lamok na dumating sa barangay Dengoy. Naghahanap ito ng tirahan. Hirap siyang lumipad dahil buntis siya at kailangan ng mangitlog. Handa nang sumalubong ang mga kanal at estero sa kanyang pagdating. Pero, yak! Ang dumi-dumi! Nakakadiri! Hindi ako bagay rito! Kinalabutan si Lolit Lamok nang makita niyang ang kanal. Baka magkasakit ako rito! Napansin ni Chipis-ipis si Lolit Lamok na bulong ng bulong. Ano bang problema mo? Masungit na tanong ng ipis.
Naghahanap kasi ako ng matitirhan. Malapit na akong mangitlog. Gusto ko sana ay yung tubig na malinis. May alam ka ba? Tanong ni Lolit Lamo. Naisip agad ni Chipis Ipis ang boteng may tubig ulan sa bodega. Ilang beses na niya itong natikman. Kaya tiniyak niya kay Lolit na wala itong lason. Tubig na malinis sa loob ng bote? Solved na ang problema mo. At sinamahan ni Chipis Ipis si Lolit Lamok sa bodega. Iba ka sa mga lamok na nakilala ko. Malinis ka, hangang-hanga, sabi ni Chipis. Nangiti si Lolit Lamok sa loob-loob niya. Madali palang lokohin ang ipis na ito. Kung alam lang niya kung ano ang pakay ko sa lugar na ito. At siya'y bumanghalit ng isang nakakatakot na tawa. Buwi-hi-hi-hi-hi-hi-hi! Samantala, doon sa kisame ng bodega, pinapanood ni Gugu Gagamba ang mga nagaganap. Mukhang may gagawing di maganda ang lamok na ito. Hindi nagtagal at nangitlog si Lolit. Tuwang-tuwang nakipanood ang mga baby na ipis ni Chipis sa mga kikibot-kibot na kitikiti na nanggaling sa napisang itlog ni Lolit. Ang mga anak naman ni Gugu Gagamba ay naglalambitin sa sapot para masilip ang mga bagong pisang lamok. Sige, silipin nyo ang mga kitikiti ko. Kailangan ko kayo para magawa ko ang bala ko sa lugar na ito. Bulong sa sarili ni Lolit Lamok. Walang kaalam-alam sina Chipis at Gugu na si Lolit Lamok ay impektado pala ng dengue virus. Dumating ang araw na gutom na si Lolit. Gustong-gusto na niyang sumipsip ng dugo ng mga bata. Ngayon na ang panahon ng pagkakalat ko ng laging. Agad niyang kinausap si Chipis Ipis. Pakibantayan mo ang mga kitikiti ko. Mamayang gabi, ako naman ang titingin sa mga anak mo. Bakit? Mas gusto ko kasi sa araw gumala. Kabaliktaran niyong mga ipis na sa gabi lumalabas. Pumayag naman si Chipis Ipis na mag-alaga sa mga kitikiti ni Lolit. Lumabas na ng bodega si Lolit Lamok. Handa na siyang maghanap ng batang makakagat. Mula sa kanyang sapot, kitang-kita ni Gugu Gagamba kung saan nagpunta ang lamok. Hindi nabigo si Lolit sa kanyang paghahanap. Nakita niya agad ang mga batang naglalaro ng luksong tinik. Namataan niya si Elise at ang makinis nitong mga binti. Sa wakas, mabubusog na ulit siya. Sa sobrang tuwa ay napakanta siya. Heto na ang araw na hinihintay. Mga balak ko'y magkakabuhay. Lamok na inakalang malinis. Iyon pala'y nagmamalinis. Magkukunwaring mabait para sa biktima'y makalapit. Isang kagat na masarap.
at lagim ko'y malalasa. Buhihihihihi! Buahahahaha! Lagim ko'y kakalat para sa lahat. Isang maring tsuk! At pinakawalan na ni Lolit ang mumunting dengue virus sa katawan ni Elise. Ay! Aray! Sigaw ni Elise. Akala ni Elise ay kinagat lamang siya ng isang ordinaryong lamok, gaya ng mga lamok na paminsang-minsang nakakalusot sa maliliit na butas ng kanyang kulambo. Tuwang-tuwa ang mga mikrobyong dengue nang makapasok sa sirkulasyon ng dugo ni Elise. Salamat kay Lolit, nakapasok tayo sa katawan ni Elise. Sabi ng pinunong virus na si Bossing. Yay! Hiyaw ng mga kasamang dengue virus. Nakikita nyo ba ang mga ugat na yon? Sira nyo para rumubok, utos pa ni Bossing sa isang grupo ng mga dengue virus. Kayo naman, ubusin nyo ang lahat ng platelets na dumadaloy sa katawan. Kainin nyo! Utos naman sa kabilang grupo. Handa na ba kayo? Sigaw pa ni Bossing. Yes, sir! Ano pang hinihintay nyo? Atake na! Pagkatapos ng 5 araw, matapos makagat ni Lolit Lamok, biglang nilagnat si Elise. Naging pabalik-balik ang kanyang lagnat sa loob ng 4 na araw. Nanakit ang kanyang ulo, ang mga kalamnan, pati mga kasukasuan. Nawalan siya ng ganang kumain. Natrangkaso si Elise, sabi ni Tatay Tony. Pero duda ni Nanay Riza, nabalitaan niya na marami ring bata sa lugar nila ang may sakit na katulad ng kay Elise. Ayon sa mga doktor, dengue, H fever raw ito. Trangkaso na may kasamang pagdurugo. Ganun ang sabi ng nurse kay Nanay Riza. Nang magtanong siya kung paano malalaman na may dengue ang kanyang anak, si Elise ay may trangkaso at nagdurugo ang ilong. Sa ospital, sinuri agad ng doktor ang dugo ni Elise. Malapot na nga ang kanyang dugo at bagsak na ang bilang ng kanyang platelets. Kailangan bantayan siya ng mabuti dito sa ospital, sabi ng doktor. Pagkatapos ay kinabitan si Elise ng swero. Sa laboratorio ay inihanda na rin ang dugo ng posibleng isalin kay Elise kung patuloy na babagsak ang bilang ng kanyang platelets. Nabalitaan ni Gugu Gagamba ang naganap sa kanilang barangay. Ano ba talaga ang sakit ni Elise? Tanong niya sa mga kapwa Gagamba. Pero sila man ay walang masabi. Hanggang sa marinig ni Gugu ang balita sa radyo. Ipinapayong mag-ingat ang lahat laban sa dengue H fever. Kalat na ang dengue virus sa ating bansa. Ito ay dala ng mga lamok na nakatira sa malilinis na tubig o tubig ulan. Madali lamang makikilala ang mga ito. Sila ay may black and white stripes sa katawan, nangangagat tuwing araw at mababa lamang kung lumipad. Naalala ni Gugu Gagamba si Lolit Lamok na naghahanap ng malinis na tubig at lumalabas lamang tuwing umaga. Aha!
mukhang kilala ko ang lamok na may dala ng dengue. Sabi ni Gugu Gagamba. Pumunta siya sa bodega at nagulat sa nakita. Ganoong ganoon ang itsura sa ibinalita sa radyo. Nakikipaglaro ang mga ito sa napakaraming anak ni Chipis Ipis at sa mga bubuwit. Pinulong agad ni Gugu Gagamba ang mga gagamba sa kisame at dingding ng bodega. Magtulong-tulong tayong lahat. Gagawa tayo ng mahahabang sapot mula sa bodega sa may bakuran papunta sa bahay ni na Elise. Kailangang ilantad natin ang lihim ng bodega. Ilantad! Sama-samang hiyaw ng mga gagamba. Pagkaraan ng dalawang araw, ang daming sapot, gulat na sabi ni Nanay Riza habang gumagayak papuntang ospital. Hayun, galing sa bodega. Halika Vincent, alisin natin ang agyo, sabi ni Tatay Tony. Punta ka na Riza sa ospital, ako na ang bahala rito. Sa bodega, nandiri sila sa kanilang nakita. Kay daming mga ipis at mga bubwit, lalo na ang mga lamok, nakakadiri. At doon nila nakita ang bote ng tubig ulan na puno pa rin ng mga kiti-kiti. Aha! Dito pala nakatira ang mga lamok ng dengue, sabi ni Tatay Tony. Nabigla si Vincent sa nakita. Sorry po, ako po ang nagtago ng boteng yan. Umamin si Vincent na nagsisisi. Anak, sa susunod ay magiging maingat na tayo, sagot ni Tatay Tony. Noon din ay sinimulan ang paglilinis at fumigation sa barangay Dengoy. Nagpausok ng pamatay lamok sa buong lugar. Tatakas pa sana sina Lolit Lamok at ang pamilya nito. Pero hindi na nila natagalan ang lason na nakahalo sa hanging ibinomba sa kanila. Sunod-sunod na bumagsak si Lolit pati ang napakaraming mga lamok. Kasama rin namatay ang mga lahi ni Chipis Ipis, ang mga daga at ang mga langaw na nagdala ng iba't ibang uri ng sakit. Ligtas na ang mga bata sa dengue. Hindi na makapaghahasik pa ng lagim si Lolit Lamok. Mula noon, natuto na ang mga taga Barangay Dengoy na mag-ingat laban sa dengue H fever. Tinitingnan na nilang maigi kung may mga lata, timba, drum, gulong o bote ng tubig na maaaring pamahayan ng mga lamok at tinatapon nila ang mga ito. Tulong-tulong na rin sila sa paglilinis ng kanilang paligid. At sino ang nangunguna sa kanila? Sino pa? Edi sina Monsito, Elise at Vincent. O mga bata, sana may natutunan kayo sa ating munting kwento. O huwag niyong kakalimutan na tingnan ang mga bote o lata, drum na naiipunan ng tubig. Huwag niyong nga hayaang tirhan ito ng mga lamok o kiti-kiti para hindi pagsimulan ng dengue H fever. O siya, dito na nagtatapos ang ating munting kwento. Paalam! Woo!